Naranasan nyo na ba na enter kayo ng enter ng email address nyo at ng password nyo para mag-login sa PubSpam, ngunit lagi itong failed at dinadirect kayo sa pag-sign up to get your e-registration number? Kasi guys, ako oo, kaya ginawa ko ang video na ito para ipaalam sa lahat kung ano ang dapat gawin at para hindi kayo mag-worry. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito guys, ituturo ko sa inyo or ikikwento ko yung nangyari sa akin kagabi na enter ako ng enter ng email address at ng password ko para sana mag-login sa PubSpam. Ngunit lagi itong failed at dinadirect ako sa pag-sign up to get my e-registration number. At ito guys ang ginawa ko kung paano ko na-open yung PubSpam account ko. But honestly guys, ay nag-alala talaga ako. Dahil tama naman yung password na nilalagay ko at yung email address ko na inilista ko pa sa mga secret notebook ko ng mga important files ko. Pero ayaw talaga. Dinadirect ako sa pag-sign up to get my e-registration number or gumawa ng panibagong account. Ang ginawa ko guys ay nilagin ko muna or sinubukan kong ilagin yung PubSpam account ng kasama ko dahil ako lang din ang gumawa nun. At yun guys, nakalagin naman yung PubSpam account ng kasama ko. Kaya mas lalo akong nag-alala. Ngayon guys, sinubukan ko uli ilagin yung PubSpam account ko at in-enter ko yung email address ko at yung password ko. Ngunit wala talaga. Ayaw mag-login. What? Ganito pala yun guys. Ganito lang yung gagawin nyo. Sinubukan kong mag-login sa isang device ko or sa isang cellphone ko. At yun nga, nakalagin ako sa PubSpam account ko. Kaya guys, ginawa ko ang video na ito dahil kung ma-experience nyo ito, at least alam nyo yung gagawin nyo or yung mga choices na dapat nyong gawin. Kailangan nyo lang mag-login sa ibang device dahil yun lang ang ginawa ko. At yun nga, na-access ko ulit yung PubSpam account ko. Nabunutan ako ng tinik guys dahil ang akala ko ay nagka-problema yung PubSpam account ko dahil nga pauwi na ako sa Pilipinas kaya sinusubukan kong mag-login sa account ko. Dahil ang gusto ko ay lahat ay sigurado na hindi ako magkakaroon ng problema. Alam ko na halos lahat ay alam na ito. Ngunit ako nga as vlogger na medyo alam or medyo updated sa lahat ay kinabahan. Paano na lang yung mga wala talagang experience or idea? Kaya ginawa ko ang video na ito para makatulong sa inyo. Nga pala guys, kapag magre-register kayo sa PubSpam para sa mga wala pang account at kapag naka-encounter kayo ng any problem, kailangan nyo lang mag-file ng ticket sa helpdesk dyan sa website ng PubSpam na makikita nyo sa baba. At kung wala naman kayong matanggap na email after nyo mag-register or kung hindi lumabas sa screen yung e-registration number nyo or yung temporary password nyo, wag na wag nyong susubukan na gumawa ulit ng panibagong account or mag-register ulit dahil magdudulot lang ito ng mas malaking problema. Ang sabi dyan sa note sa website ay kailangan nyo lang ito i-file ng ticket sa website or sa POA online helpdesk dahil gagawa nila ito ng solusyon. Ito naman ang mga minor mistake na hindi mo naman kailangan mag-file ng ticket sa POA online help desk. Kagaya na lang kung mali yung salary ang nalagay mo. Okay lang yan guys, at least hindi siya below sa minimum salary requirements ng POA na 1,500 dirham. So kung mali ang nalagay mong salary at hindi naman nagpalit yung position mo, ay okay lang na hindi mo ito i-file ng ticket dyan sa help desk. At kung maling flight date naman ang nalagay mo na yung flight mo na pauwi sa Pilipinas, ay okay lang yan guys. Dahil ang mahalaga naman dyan is yung validity ng OAC exemption mo. Na importante ay still valid ito sa araw na aalis ka pabalik sa ibang bansa. Dahil ang dapat nilalagay dyan sa input your flight details ay yung flight mo pabalik sa ibang bansa.
dahil ang OEC or ang OEC exemption ay ginagamit ng isang OFW palabas sa bansang Pilipinas papunta sa bansa kung saan kayo magtatrabaho. Kapag naman guys, napaaga ang pag-acquire nyo ng OEC exemption nyo at malapit na ito ma-expire or aabutan ng expiration bago pa man kayo makabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang ito i-reapply after ng expiration. Reapply after expiration guys, meaning ay gagawin nyo lang yung same procedure nung una kayong nag-acquire ng OEC exemption. At kailangan nyo muna hintayin ito ma-expire bago kayo makareapply or makareacquire. Dahil hindi nyo ito marireapply kung still valid pa yung OEC exemption nyo. Dahil yung makikita nyo pa rin dyan is yung print OEC dahil nga hindi pa ito expire. Paano naman kung ipit na yung expiration? Na yung expiration ng OEC exemption nyo ay araw na ng flight mo pabalik sa ibang bansa. Guys, kung hindi kayo makareapply or hindi kayo makahanap ng computer shop kung saan kayo magpapaprint, ganito ang gawin nyo. Pumunta kayo sa POAA Representative Desk sa loob ng airport or sa loob ng NAIA. Dahil i-reprint naman nila kayo ng OEC exemption nyo kapag ganitong kaso or situation. So ngayon guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At para matulungan nyo rin ang mga videos ko or ang channel ko, kapag maikli lang naman yung mga ads ay huwag nyo nang i-skip. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko para sa mga update sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming maraming salamat. See you next time! Pumunta kayo sa POAA Representative.